Bellator is yung Veterans Hospital ata ito. Ayan. Ito na yun. Yung mga may yung isip. Ayan yung mga lumang kanyon. Ayan. Sana nakikita nyo sa camera. Ayan. So ito kasi yung museum. Outside sila. Outside yung library. And this is a private facility. Ganun ba? Ayan yung mga tangke tsaka yung kanyon. Ayan. Dati nung bukas yan, gusto kong pumunta dyan. Kaya lang ngayon, sarado. What's up? Bag na ka, Kuya Dens. May nakikita kong tumatalsik na putik. Ngayon ako. Problema ko kasi, problema agad, bungad, yung fender ko sa harapan ay nasira. Kaya adjust-adjust muna tayo side mirror. So welcome sa third episode ng ride vlog. Ang pagbabalik ride vlog ni Kuya Dens. Oo, pasok tayo ngayon. Ngayon ay Friday, you know? June 24. 2021, yeah. At tayo ay papasok. And expect mo dahil Friday, medyo mag-traffic ngayon. So, ang buti na dyan kayo, kakwentuhan ko habang mag-traffic. Tsagain. Good kayo sa akin. Eh. Joke lang. Bago ang lahat, lagi ko kasi nakakalimutan unahin ang promotion ng ating sponsors. Yes. Sponsors kahit may kinalaman ako sa mga product na yun. Unahin ko lang yung Denks Gourmet Toyo. Ayan. In corn oil. Original and spicy. Ayan o. Oh. Di ba rusi rin to? So, sa mga gusto umorder, nakikita nyo naman dyan sa picture. O, itsura nyan. Pati kung ano itsura niyan sa lagayan pagkakainin niyo na yun oh, ay nasa ating description ang mga link kung saan pwede kang umorder. Order na kayo, tangkilikin ang local products. Ayan. Okay. Ayan. So thanks to you gourmet to you rather. Tapos maglalabas din ang Denks ng masyadong hapit din siya ng iba pang product na pwede nyong orderin online. Unahan na natin ito. Ayan. So abang-abang lang kayo, meron kaming ilalabas na bagong product. And of course, hindi ko rin kalilimutan my own Shopee store. Nakikita niyo si Sweet. Ang link description ay nasa ang link pala ay nasa description. Ang link ay nasa description, mga kapatid. Yun no. Basking, na-miss ko na. So, mayroon tayong more than 300 items biglang pasok ng ganun. Sa ating Shopee store, add to cart na, and of course, check out na. Ayan. Kailangan natin magdagdag ng source of income dahil oh, tayo ay hindi naman maliit ang sahod, tama lang ano, pero iba pa rin yung may iba kang source of income lalo na ngayon na tayo ay going sabi nga ng Tagalog ay lalagay sa tahimik. Parang ako joke pa bruto. De joke lang. Nanonood yun si Mahal. Ibig sabihin lang, nag-iipon na kami para sa aming future. So, kaya nag-establish kami ng mga businesses. Ano? So, bukod sa tayo ay may trabaho, meron tayong ibang pinagkakakitaan. So, sana pa-support na lang, ano? Masaya na kami yung mga mag-ilang order dahil na siyempre, kita pa rin yung kahit paano. May nag-i-start pa lang naman. Hopefully, darating yung time na yun, malaki na ang quantity ng order na natanggap namin.
eh, nasa gitna ng kalsada tumutakbo. So yun, thanks to Gourmet Toyo in corn oil, in spicy and original flavor. Tapos yung ating Shopee store, ayan, Dance 23. Ang mga link niyan ay nasa description. Pure Gold FTI, mga kapatid. Tapos ang susunod niyan yung SM Hypermarket na nandoon sa dulo. So tuturo ko lang muna kayo, yun muna ngayon yung anapit. Tuturo ko muna kayo dito sa mga dinadaanan ko. Ayan. Lalo na yung lagi kong dinadaanan, yung Veterans Road, eh may mga ano doon, may mga magagandang pwedeng makita kayo. Kaso dahil nga pandemic, yung museum yata na nandoon ay nakasarado. Yan, oh, Hypermarket SM. So dito sa lugar namin, oh yeah, inaangkin ko na lugar namin, ay may mga pwedeng paggroceryhan. Groceryhan, saan galing ang term na malapit? Ayun. So eto na, punta na tayo dun. Wala naman tayo masyadong pag-uusapan. Yung nakaraang episode, pinag-uusapan namin, hindi pa ako makakumpus ng pwedeng pag-uusapan. Ngayon dito kay Pink ang gamit nating motor. Well, actually, ang masasabi ko lang, nasasanay na akong gumamit ng automatic. Kaya sabi ko nga sa inyo, masanay ako sa semi-automatic yung may cambio. Uy, buti na lang nakita ko yung okay, driver siya. Pag nakita niyang may salubong, hindi naman talaga pusyon. Ayun. Dahil Friday ngayon, naisip ko na nakaraan pala, meron pala tayong pwede pag-usapan. Yung bakit karaniwan sa mga Pilipino parang wow, yun no? Bakit karaniwan sa mga Pilipino eh parang ano, parang lang naman ano, hindi disiplinadong driver. Hindi naman lahat, hindi ko naman nilalahat. Ano ba yung problema? Yung kaluwagan ba ng batas? O yung talagang individual na disiplina lang talaga ang kulang ano? Tapos parang yan ah, out of years na nagdadrive ako, both 4 wheels, yes, nagdadrive ako ng 4 wheels dati, may sarili akong sakyan dati, kaya lang dahil nga may kambalak yun, dahil nga kulang sa budget, sa alam niya sa pag-maintain, eh binenta ko na lang. Mas madami ang years ko nung pagmamaneho ng motor. So yun, eh, minsan gusto kong pag-usapan, pero gusto ko pang kumalap ng maraming alam niyo, data or facts bago tayo maghuntahan ng gano'n. Ayoko yung dinadaldal lang natin yung mga bagay-bagay na tawag ito, hindi naman natin na nakikita yung mga maraming, well ito is yung Veterans Hospital ata ito. Yan, ito na yun yung mga may yung isip, ayun yung mga lumang kanyon. Ayan, sana nakikita nyo sa camera. Ayan, so ito kasi yung museum, art science and library. And this is a private facility, ganun ba? Ayan yung mga tangke tsaka yung kanyon na yan. Dati nung bukas yan, gusto kong pumunta dyan, kaya lang ngayon sarado. Okay, sayang diba? So saan, hopefully, ayun o, pagka bumukas na yan, makadalaw tayo. Sabi ko sa inyo yung nakaraan, ay hindi pala yung nakano, kasama pala yun sa mga nasira kong video. Kasama dapat yan sa mga pupuntahan kong malapit na mga lugar dito sa Taguig, na parang may ikot kayo. Kaya so, yun nga, nagka-pandemic. Naabutan ng pandemic yung plano ko. Hindi na siya nakakasapataparan. Okay, palabas na tayo ng tinatawag ng lugar ng waterfront sa Western Bicuran pa rin. Tawag dito, yung along Western Bicuran National High School. Yun. So sabi ko nga kanina, matraffic, pero malamot naman pala. Pero dito nag-iumpisa na. Yan. So wala lang tayo, tamang fill in lang tayo. Hindi ko masabing filter, pero mas maliwanag siyang overtake. Ayan. Uy, kayang-kaya ni kuya ang ano,
Ahon. Sige, ahon. Ayan. Ngayon, oh, daming sasakay. Oh. Yan. Kabilang ako dyan dati. Way back February nung on-site kaming nagre-report, wala pa akong motor. Ay, pagkahirap talagang mag-ano, mag-commute, maniwala kayo. Yung tipong mas mapapagod ka pa sa biyahe. Paulit-ulit ko sinasabihin sa akin. Kaya parang ngayon, yung kukumute ngayon is something na ano eh, isa ka ng mandirigma pag magaling kang mag-commute sa mga panahong ito. At dahil dyan, bumagal ang daloy ng trapiko. Nakalabas na tayo ng water pad. We're going C5 road na. Traffic din yung pabalik, oh. Isang lane lang kasi yan talaga sila, no? At two lanes naman yung mga palabas. Kasi pwedeng dyan sila sa service road din dadaan. And pwedeng ano naman, palabas nga dito. So, eto na naman tayo. Tagtawag ito ay rev match. Yan, natutunan ko. Noong kasing nag-aaral akong magmaneho. Well, hanggang ngayon naman nag-aaral akong magmaneho. No? Nanonood ako sa mga YouTube ng mga term na ginagamit. Kala ng pagkaganyan, mag-merge. Ba't nga ba ako nag-aaral at mag-drive? Di marunong na ako, di ba? Kasi, 4 wheels nga yung dinadrive ko noon. So, mas makonti ang experience ko sa pagdadrive ng 4 wheels sa 2 wheels. Sa 2 wheels kasi, sanay na eh. So, paano ba yung tinatawag na rev matching? Paano mo makikita kung makakasingit ka ba sa linya? No? Dito kasi, madali lang naman. Since kabisado mo yung size ng dinadrive mong sakyan eh. Motor. May madaling sumingit. Ayun, no? Hindi lalo pag na-aeroplano, saan nakikita sa ano? Ayan. Daan na kita, kuya. So, maayos naman ang traffic ngayon. Wala ko maisip ko pwede natin pagkwentuhan. Isa sa Friday driving. O nga pala, ang reporting namin sa opisina hanggang June 30 lang. No, pagkatapos noon, bakante ako ng 1 buwan. Ayan, ganyan kapag ka-teacher ka sa private school. So, ang iniisip ko, paano ako makakapag-ride vlog after June 30? Siguro, magpapaalam ako dun sa isa. May mga short drive lang akong gagawin. Gusto kong balikan yung ano, C6 Road. Kaya malapit yun sa amin eh. Tapos yung lakefront, hindi ako kung nag-o-operate na sila. Hindi kasi ako nakakapunta doon nung nag-pandemic dahil gawa nang lumipat nga ako ng Paranaque ng mga time yan. So hindi na ako napapagawin doon. Mga short ride lang. Kung sasama yung isa, di isama ko na lang. Kaya isa pa nga sa problema ko kasi itong si Pinky, binili ko kasi to at sinetup nung dating may-ari na Thai setup. Mababa rin siya, in short. So pag dalawa kami dito, pag may humps, lalo na matataas sobrang humps, sumasayad. Yung saklap, di ba? So, minsan parang ayaw niya nang umangga sa akin. Yun. Yung mga kaya ko lang naman, alam niya naman, may health condition din ako. Hindi naman ako pwedeng maglalayo ng ride. Yan. So, anong lugar na ba ito? Papasok na tayo sa motorcycle lane, pero boy, yun ganyan, Royal Enfield. Ako lalo ko yung Royal Enfield na yan dahil sa kay Itchy Boots. Ganyan yung unang motor niya eh, ganyan yung tatak. Ayan, yung babaeng rider na nag-ride sa iba't ibang bansa. Kailan kaya tayo magkakaroon ng ganyang mga rides? Nangangarap din naman ako magkaroon ng ride na, alam mo yung branded. Ayan. Mga brother, alam nyo namang bike lane yan, ba't nandiyan kayo? Ay naku. Anyway, so asan nga ba ako? Ayun.
So baka, ayun nga, naka-lowered to. Pag dalawa kaming sakay, makatama kami sa humps pag may humps. So baka ibalik ko sa dating height, riding height. Naman mga kapatid na rider, sinabi ng bike lane yan eh. Yan pa rin talaga kayo na gano'n. Re-reklamo kayo pag may sumisingit sa atin sa motorcycle eh. Tapos pabanatan nyo yung bike lane. Talaga naman. Bilis ng biyahe natin ah. Napit na kagad tayo kasi nagpas na kagad tayo ng Korean Embassy. Tapos tayo ay palapit na. Nakikita ko na yung mga building na yun. Sabihin, PGC na yan. Speaking of kalma, kahapon may nangyaring di maganda. At aminado naman ako doon, kasalanan ko yun. Yun, sige, magpusinahan kayo dyan. Wala ko sa buhay. Well, ang lesson learned ko doon, pag kasalanan mo, aminin mo. Tapos huwag ka nang maghimutok, huwag ka nang mag-inaso. Inaso ka kasalanan mo. And then, meron lang kasing aftermath, pagkatapos may biglang ano. Ayan. Hindi ko na sasabihin kung sino yon, pero guardia kasi siya. Hindi kaming kasagutan. Kasi wala sa rin sa ayos yung bawal, wala rin naman sa ayos yung sagot ko. So, yan na lang. Pasensya na lang. Talagang magbabaong ko ng pasensya pagka ikaw ay nasa labas. Ayaw mo ng away, pasok sa loob ng bahay, huwag ka lalabas. Nila. Tandaan nyo, pagka ikaw ang nakakaintindi, ikaw na lang ang magbaba. Isa sa mga bagay na tutunan ko yung kahapon. Wala lang naman din mapapala kung magbababag kayo o makikipag-away ka pa. Diba? Wala namang nananalo dun sa away. So, yun na yun. Ayun, dito na tayo. Market. So, tamang kwento lang, ano? Tayo, tawag to, mag-enjoy kayo. Ito lang yung mga ruta natin for the meantime, pero tayo ay tapos na sa duty natin, one month naman tayong bakante, ay tingnan natin, nakakapag-short ride tayo sa mga lugar dito sa Taguig. Papashell ko kayo. No? Ito muna yung laman ng ating vlog ngayon. Hindi rin kasi ako makasingit ng sit-in vlog. Itong mga nakaraan, busy ngayon. Wala kang pagkakabisihan. So, ito talaga ng NMAX. Sana all. Hi. Oy, kuya. I stop e. Yeah. Kahit bike po kayo, dapat po kayo sumunod sa matay tuloy. Mga dapat po kayo sumunod sa patakaran ng traffic, especially kung gumagamit kayo ng kalsadang ganito. Ha, pag sinabing stop, kayong pulugo. Pulugo eh. Habulin natin. Sayang. Huwag na ba? Bagay, maabutan natin yan. Oh, pwedeng humabol. Huwag lang masyadong paspas ang biyano ha. Ayan. So, nandito na tayo. Salamat sa pagsama sa akin sa aking biyahe. Papasok sa trabaho. Medyo parang naiinip ba kayo sa natin. Soon, nakapag-ano na tayo. Makakapag-ride vlog tayo sa ibang lugar. So, hanggang sa susunod na ating content ng ride vlog. Yeah. Sabi lang kayo kung may gusto kayong pag-usapan. Comment down below. You know the drill. Subscribe, like, and share our videos. This is Kuya Dance. Nagpapasalamat sa Diyos na nakarating tayong ligtas dito. Signing off.